Sa araling ito, tatalakayin natin ang isa pang paraan para makalikha ng induced EMF. Ito ay espesyal na kaso ng electromagnetic induction dahil ito ay resulta ng magnetic force sa gumagalaw na charge. Simulan natin sa uniform magnetic field. Maglalagay tayo rito ng conducting rail na nakakonekta sa isang bombilya. Tapos, maglalagay tayo ng conducting rod na may length na L. At papakilusin natin ito sa conducting rail. Kapag gumalaw ang conducting rod, ito ay magkakaroon ng velocity. Dahil ang conducting rod ay may mga charged particles o mga pre-electrons, ang mga ito ay kikilos din ng nakaayon sa pagkilos ng rod. Bawat pre-electrons ay makakaranas ng magnetic force. At ito ay F sub B equals Q times V times B. At base sa right hand rule, dahil negative ang charge ng free electrons, ang magnetic force ay patungo paibaba sa rod. At ang magnetic force na ito ay magtutulak sa mga free electrons na matipon sa ibabang bahagi ng rod. Kaya habang kumikilos ang rod, ang ibabang bahagi kung saan natipon ang mga free electrons ay magiging negative charge. At sa itaas na bahagi naman ay magkakaroon ng katumbas na positive charge. Alam natin na mayroong attractive electric force sa pagitan ng positive charge at negative charge. Subalit magpapatuloy na matipon ang negative at positive charge sa conducting rod hanggang ang attractive electric force ay maging kapantay na ng magnetic force. Ang mga naghiwalay ng mga charge sa magkabilang dulo ng conducting rod ay magiging dahilan para magkaroon ng induced EMF. Ang induced EMF na ito ay tinatawag na motional EMF dahil nagmula ito sa pagkilos ng mga charge sa magnetic field. Habang kumikilos ang rod, ay mayroong induced EMF. At kapag huminto ang rod, ay mawawala na rin ang induced EMF. At dahil balanse o nasa equilibrium ang magnetic force at electric force, gagamitin natin ito upang matuos ang value ng motional EMF. Ang magnetic force ay Q times V times B, at ang electric force naman ay E times Q. Ang E ay ang electric field na may magnitude na voltage sa magkabilang dulo ng rod divided by length ng rod. Pwede natin itong isubstitute sa equation sa pagkuha ng electric force. Balanse ang magnetic force at electric force. Kaya ito ay F sub B equals F sub E. I-substitute natin ang mga value ng F sub B at F sub E. Magkakaroon tayo ng equation na Q times V times B equals motional EMF over L times Q. I-divide natin ang magkabilang bahagi ng equation ng Q. Cancel out ang Q over Q. Ang equation ay magiging V times B equals motional EMF over L. I-multiply natin ang magkabilang bahagi ng equation ng L. Mayroon na tayong equation para matuos ang value ng motional EMF. At ito ay motional EMF equals velocity of the rod times magnetic field times length of the rod. Halimbawa, ang length ng conducting rod ay 0.50 meters. Ang magnetic field ay 0.50 Tesla. At pagalawin natin ang rod sa velocity na 5.0 meter per second. Alamin natin kung ano ang magiging induced EMF. By direct substitution, ang velocity ay 5.0 meter per second.
ang magnetic field ay 0.50 Tesla. Ang length ay 0.50 meters. Gamit ang inyong mga scientific calculator, ang induced EMF ay 1.3 volts. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!